nakakatakot kasi ako, parang ako lang yung tao. Kasi napakaganda. Parang bitin yata talaga yung Monday ko dito. Tapos naubos na naman yung oras natin dito. Hello mga Cavito! This is my most awaited journey. I'll be traveling to major cities of 9 European countries. And I'll be sharing my experiences with you. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos tulad nito. Tara Cavito, let's go! So ayan, mag-aantay pa tayo ng 31 minutes. Waiting na lang tayo ng train, guys. Ayun guys, nakarap na tayo dito sa hotel natin. Well, kita-kits tomorrow. The next day. Nandito na tayo ngayon sa Berlin, Germany. Ayan, nakikita nyo naman yung background ko, napakaganda. Ang temperature ngayon dito is 2 degrees Celsius. Actually, naghahanap talaga ako ng yellow dito sa Europe. Magmula sa Prague, sa Vienna, papunta dito sa Berlin. Wala pa ako nakitang yellow. Pero tingnan nyo naman, oh, nagko-condense na yung breath ko. So meaning to say, siguro mga most probably mga January pa mag-yellow. Hindi ganun ka-busy ang street na to. As in, halos walang naglalakad. Or siguro, baka ang pinaka-oras nila is 12 p.m. pa. Ayun. Kaya, malaking oras natin ngayon, no? Umikot dito sa buong Berlin. Kasi nag-purchase tayo ng 24 hours ticket. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga mapupuntahan nating lugar dito. Let's go na. Go! Okay, so tama na ang pagpa-picture dito sa magandang building na yan. Puntahan na natin ang dapat nating puntahan. First destination natin is yung Reichstag building. So, syempre hindi ko na naman alam kung tama ba yung pagpa-pronounce ko. Pero hayaan nyo na, hindi naman tayo perfect. Ganda talaga ng view dito sa Berlin, oh, look. Actually, wala pa ako sa pinaka-central, ah. Dito pa lang tayo sa 3 kilometer pa lang distance sa nakuha kong hotel sa pinaka central. So yung Reichstag building na pupuntahan natin ngayon is naka-stop pa yung tao. Is cathedral siya, cathedral na naman. Actually, maraming cathedral dito sa Europe, no. Then mamaya tingnan natin kung ano yung history ng Reichstag na yun. Kung mali man yung pronunciation ko, then comment daw nyo na lang kung paano ba tama pag-pronounce nun. Okay, anyway, let's go na guys. Bago pa tayo maubusan ng araw. Excited na ako. Let's go, samahan niyo ako. Ting station dito guys. Ako ay nasa Brandenburger Gate. Hindi ko alam, ang hirap kasi nakaka-nosebleed. Ito na ba yan? Wait lang. Dati talaga napapanood ko lang sa alubong.
sa mga pelikula tong station na to ngayon. Oh my God, nandito na tayo guys. At take note, nakakatakot kasi parang ako lang yung tao. Kaya, at sa mga wall dito sa station napakayaman nila sa history. Parang pinapakita dito kung paano kinonstruct or inerect tong station na to. So sa lahat ng, hindi naman sa lahat, siguro sa mga ilan lang na sikat na historical building nila, mayroong mga pictures na nakapascale doon sa pinaka-wall. Ayan. So sige na, antay muna tayo ng building. Antay muna tayo ng tren. Let's go. Guys, hindi ko alam kung ito na yun ah. Kasi pagbaba natin ng station, ito na kagad yung bumungad sa atin. Ayan ah. Ayan lang yung station. According kasi sa Google Maps, kailangan pa maglakad ng 9 minutes para makarating doon. So hindi pa ito dito. Ito yung Brandenburg tour. Pero nakaturo kasi sa mapa iba. Ano ba yun? Ah, oo. Ito yata yung pinaka-gate bago tayo makapunta dun sa ano. Pupuntahan nating ano nga, Reichstag building. So, parang ito yung Brandenburg Tor. Ito yung pinakamalaking gate. Ayan. Reichstag building. Let's go. Mag-picture muna tayo dito sa gate na to. Sa hindi kalayuan dito sa gate na to, dito lang sa likod yung Reichstag building. Pero hindi pa yan yung pinaka main view kasi nasa likod pa yung pinaka building na talagang magandang structure. Ayan. Ang ganda, di ba? Wow, perfect. Hindi pa man tayo nakakalayo dito sa anong lugar to? Nakalimutan ko na naman. Anyway, yon, hindi pa tayo nakakalayo. First spot pa lang natin to dito sa Berlin. Halos nakakaisang oras na kagad tayo. So maging 11 na. Medyo dumadami na rin yung tao. Kasi napakaganda. Parang bitin yata talaga yung one day ko dito. Kasi oh my God, parang nagsisisi tuloy akong nag-book na kagad ako ng bus going to Amsterdam ng morning. Ikot na ulit tayo. Let's go na. Diyos ko guys, hindi ko may iwasang huminto at mag-picture sa bawat paligid dito sa Reichstag building na to. Hindi pa nga tayo nakalayo masyado. Naubos na agad yung oras natin. Ano ba yan? Ganda pala dito guys. Oh. Look! Actually gusto kong mag-scooter or bike. Nag-download na ako ng application. Kaya lang, hindi ko kasi alam yung rules and regulation yan. Ayoko na magbasa. Maganda sana, marami tayong may ibo, malilikot, maiikutan. Ayan, wait, may nakita ako, flag ng Germany. Ayan. Then guys, meron din sila ditong parang canal.
Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ayan. Tingnan natin, puntahan natin. Hindi ko alam kung umabot ba yung sensor ng remote. Try natin. In fairness, umabot naman siya. So, let's go to our second destination. Hindi pa natin alam kung saan, pero maghahanap pa tayo ng mas malapit dito. Tara na! Under construction pala to, no? Or parang may nire-renovate dito sa Reichstag building na to. Next destination natin, guys, third destination actually, is cementerio siya. Doon tayo pupunta. 13 minutes walk lang siya from here. Okay, let's go. Wala mo ng snow? A few moments later. Tabi kalayuan dito sa Brandenburg Gate. 5 minutes walk lang siya para makapunta kayo dito sa memorial to the murdered Jews of Europe. So ito na siya, guys. Bale, Holocaust memorial siya with an underground exhibition room. So ito na pala yun. Oh my God, ang ganda ng cementerio nila, ha. Look, guys. Ito yung Holocaust Memorial with underground exhibition. So dito yung nilibing yung mga murdered na Jews dito sa Europe. Ang ganda, no? May mga matataas, siguro ilang coffin yung magkakapatong dito. Then meron din mga mabababa doon sa may pinakabunga at sa may bandang part. Last part. Ang galing, no? Imaginin mo, napapaligiran ka ng mga bangkay. Ang ganda. Pero walang pangalan, ha? Siyempre siguro dahil nga minurdered sila, na-torture. Baka hindi na rin mamukhaan siguro or walang pagkakakilandan. Kaya parang pinagsama-sama na lang sila dito sa area na to. Kaya ginawang memorial. Let's go na sa next spot. Okay, so dito lang sa tapat ng Reichstag. Meron ditong park. Kakaiba siya kasi. Tignan nyo, guys. Parang napakasukal. Parang magandang pagtaguan to kapag kagyera. Ay, parang may naalala lang ako yung mga, di ba, nasa COD. Parang ito yung pinaka-spot ng Barilan. Ayun, so naalala ko na ang pangalan ng park na to is Slowing Roof. So meron ditong isang sikat na monument, yung lion. Ayun, nakikita ko na banda roon. Bibidyohan natin. Then after ito, meron tayong lake na pupuntahan na 12 minutes walk lang siya from here. O diba, hindi pa tayo sumasakay niyan, guys, para nalugi tayo sa 24 hours na ticket na binili natin, ah.
Grabe, no? Wow, ang ganda. Nakakaloka. Is naubos na naman yung oras natin dito. Ang ganda, parang ang gaan niya sa ang peaceful niya. Tapos parang ang sarap magmuni-muni. Yan ang tahimik. Kaya bagay talaga sa akin ang nature. Nature! Okay, ayan na. Pupuntahan na natin yung layon na yan. Umikot pa tayo ng malayo kasi nag-pictorial pa tayo doon sa mga puno-puno. In fairness, marami na yung jogging dito ah. Kahit malamig. E diba kapag ka malamig, hindi advisable mag-jogging. Kasi nga yung pollution nasa baba. Ayan, malapit na tayo guys. Ayan, nakikita nyo yan. Tapos may tiger. Then may mga baby. Hindi ko alam kung ano yung simbolo nitong statue na to. Pero siguro itong park na to before is parang marami sigurong lion. Ano ko lang yan ah. Teorya ko lang yun. Okay, maniwala sa akin. Pero malay nyo kasi diba ang lion tsaka tiger yung monument.